Bukod sa kahera ng isang kainan, may isa pang nabiktima ang suspect sa modus na palit pera sa Quezon City. Nanampal pa di mano ang lalaki ng kuna ng litrato ng kanyang bibiktimahin. May report si Bam Alegre. Matapos mapanood sa 24 oras ang modus na palit pera sa isang kainan sa Quezon Memorial Circle, nakipag-ugnayan sa GMA News ang isa pang biktima di umano ng nagpanggap na customer sa CCTV footage. Ayon kay Angela, manager ng isang electric bicycle store sa Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City, halos pareho modus din ang ginawa ng lalaki sa kanila noong Disyembre. Nagpa-reserve raw ng isang e-bike at nagbigay ng pera na nagkakahalaga ng 2,700 pesos. Nang ibigay ang pera, 3,100 raw ang iniabot, kaya sinuklian pa ng 300 pesos. Pero agad din daw nagbago ang isip at binawi ang bayad. Ibinalik ang sukli. Matapos ang ilang saglit, muli raw naningil ang lalaki sa kahera. Pero ang hinihingi niyang halaga, 4,000 pesos na. Parang alam ko na yung modus mo, sabi kong ganun. Tapos po, pinicturan ko siya. Sabi ko, pakibilang yung pera. Sabi ko, huwag ka munang umalis ha, bibilangin lang muna namin yung pera. Doon po siya nagalit. Nung nakita po niya yung picture, sinampal niya ako. Dinuro-duro po niya ako, minura-mura po niya ako. Matapos daw magbuhat ng kamay ang lalaki, kumaripas daw ito agad ng takbo. Pero malas niya dahil nakunan siya ng malapitang litrato ni Angela. Dinala ni Angela ang larawan sa kainang nabiktima rin ng modus na palit pera sa QC Circle. Agad na kinumpirma ng waitress at kahera na siya nga ang parehong lalaki na nanlin lang sa kanila nitong Enero lang. Opo, kumpirmado po na siya yun. Medyo maskulado po yung katawan niya na po. Tapos na marami po siyang peklat. Sa social media naman, na-upload din ang isang video. Taon 2014 pa, pero halos pareho ang modus at yung kilos at itsura ng taong tampok dito e pamilyar. Sa particular na kasong ito, 1,900 pesos daw di umano ang nakulimbat na nagpapanggap daw na customer dito. Sina Angela, isinumbong sa barangay ang kanilang mga reklamo ng slander at physical injury. Nagpa-blatter din sila sa polis, pero ang sabi raw sa QCPD Station 4, sapat ng batayan ang barangay report. May pabuya rin sina Angel na 1,000 piso sa magbibigay impormasyon sa pagkakakilanlan ng lalaki sa litrato. Kung sakaling sa inyo naman mangyari ang ganitong modus o ibang estilo ng panlilinlang, payo ng mga otoridad. Kung nabibiktima sila, akala na naluloko sila, tawag kagad. Kasi may mga nakaposting kaming tao na pwedeng dapitan kagad. Para yung taong gumawa noon, hindi kagad makalayo. Bam Alegre, GMA News.